Sabi ni John, "Hi Sir Fitz, I recently watched the Big Short film." Okay, yung ano, Short Squeeze, "and I find it interesting. But short trading and leveraging is riskier, right? And it is better for experienced traders. I also heard that PSE is planning din for short trading." Yes. Kasi ganito yan, yung Short Squeeze, John. And para sa mga hindi pa nakapanood ng The Big Short, panoorin nyo siya kasi it will help you understand kung ano nangyari doon sa prime mortgage crisis. So, unang-una, yung short trading and leveraging is riskier. Yes, bakit? Kasi pag bumili ka ng isang stock, ang gusto mong mangyari, umakyat. Diba? So, pag umakyat yung stock, tas binenta mo sa taas, kikita ka. Ano yung worst case scenario? Bumili ka ng stock, tapos bumagsak yung price. Yung pagbagsak ng price, merong limit. Kasi hanggang zero lang. Hindi naman pwede maging negative yung price ng isang stock, di ba? So, kunwari, bumili ka ng stock ng 10 pesos, pag bumagsak siya ng zero, ang nalugi ka ng 10 pesos. Yun yung worst case scenario mo. Pero yung potential return mo, from 10 pesos, pwede siyang umakyat ng 100, 1,000, 2,000. Unlimited yung iyong potential return. So, yun yung buying, no? Ngayon, yung short selling, you are selling a stock. Meaning, kung wari 10 pesos yung price ng stock, pag sinell mo siya, you are hoping na mabili mo siya ng mas mababa. Meaning, sinort sell mo siya ng 10 pesos, gusto mong bumagsak yung price. Bumagsak yung price to 1 peso. Wag naman 0, but to 1 peso. Kasi pagdating ng 1 peso, dun mo siya bibilhin. So, dun ka kikita ng pera. Ang worst case scenario when you're short selling security is pag umakyat yung price. Pag umakyat yung price, malulugi ka. And because yung pag-akyat ng price is unlimited, unlimited din yung potential na loss mo. So, walang limit yung talo mo. Kaya siya very risky. So, kapag mayroong isang asset or security na napakataas ang presyo, overpriced na siya, sa US, particularly in the US stock market, may mga nagsushort sell. Kasi alam nila or mas mataas yung possibility na bumagsak yung price kasi overpriced na siya. So, ano siya, pwede mo siyang i-short sell. Okay? Pero, the risk there is baka umakyat yung price. Kasi that's always a possibility. Kaya higher yung risk ng short selling, yung short trading or short selling, and leveraging. Kasi pag leveraging, hindi lang yung tinaya mo na pera yung mawawala sa'yo. Nag-leverage ka, pwedeng times 10, times 50. Sa forex trading, merong hanggang times 500 pwede mong leverage. So, imaginein mo kung gaano kalaki yung pwede mong matalo kung mali yung or if the market goes against your position. Okay? So, it is for experienced traders. I would say na it is for traders with conviction. Okay? So, ibig sabihin talagang sanay na sila na emotionless, objective yung kanilang trading strategies. Hindi sila nagtitrade according sa mga tips na nababasa nila online. So, meron na silang sariling strategy. Not necessarily experience, but yun nga, meron na silang na-develop na personal strategy nila. So, kahit na 3 months, 6 months ka palang nagtitrade, pero you were very disciplined about your trading strategies, then I would say na pwede kang mag-short sell or you can try short selling. The PSE is planning for short trading. Yes, the Philippine Stock Exchange has planned to offer short selling in the PSE. Narinig ko na tong plano na to noong 2016 pa, pero hanggang ngayon wala pa rin. I think it's very hard to implement. Tapos there are a lot of factors to consider. Siyempre yung mga local stock brokers, they may not have the feature dun sa mga gamit nilang mga programs. Yung mga may online trading platforms, baka wala, hindi kasama dun yung short selling. So, mahihirapan. Kaya I can understand na natatagalan pa siya. But that has been a rumor since 2016, 2017. No? So, again, hopefully magkaroon kasi that will give us an opportunity to make money regardless of the direction of the market. But
I know that it is a bit hard to implement, especially sa PSE na for the longest time since 1992 ba? Kailan ba na revitalize yung PSE? Kay Ramos, kay Fidel Ramos eh. So more than 30 years na siyang ganon. So it will be very hard to suddenly change the system. So I'm very sure magkakaroon ng mga beta testers pagdating sa short selling sa PSE. And once that comes into the news, then alam natin na malapit na. Pero for now, I don't think this will be happening anytime soon. Okay.